Guys, ito. Exclusive. Kapapasok na ng balita. Nako, nakapaano na ng NBI. Na-match na yung Whopping. At ito, tingin nyo. May mag-a-announce na daw, pero ito muna. Ito muna. Kasi lumalabas na si Alice Guo pala at si Guo Wangping, yung natatandaan ninyo yung unang inilabas na document ni Senator Win Gatchalian. Oh, yung kamukha niya, di ba? Yung kamukha niya na parang isang tao ito. Isang tao lang. Abay, akalain mo yun. Base pala dun sa initial na investigation ng National Bureau of Investigation, nag-match ang alin? Yung fingerprints. Yan ang fingerprints. Si suspended Bamban Mayor Alice Guo at yung Guo Wangping. Seryoso yung, ba? Ito yung halos kamukha, di ba? Yes, yung kaparehong-kaparehong. Kasi yung kahapon lumabas, hindi kamukha. Hindi. Ibang lahi yung kahapon na yung sinasabi na na identity theft. Nakawan ng identity. Ibang-iba yung itsura. Ayan, pero ito, yung halos kamukha, tapos yun lang. Fingerprints. Fingerprints, the same. Fingerprint. Ang fingerprints, mga kapatid, unique yan sa bawat tao. Di ba? Hindi pwede yung dalawang tao, same fingerprints. Kaya yung mga legal documents natin, thumb mark. Yes. Di ba? Kasi yun lang yung fingerprint. Kasi yung mga old iPhone. Totoo. Pwede kayong magkamukha ng isang tao, pero hindi pwedeng parehas kayo ng fingerprints. Yes. So paano kaya ang magiging explanation dito ni Alice Guo? Ayan, yung pinapakita natin na document, yan yung unang inilabas na yan daw si Guo Wangping na kamukhang-kamukha ni Alice Guo. Ang iniisip ko, paano yung magiging explanation ngayon ni Alice Guo kung sinasabi na ng NBI na pareho pala ng NBI? Patay, corner na ba? Corner na. Diba? Hindi nagkataon ng hearing, no? Hindi na matin. Nung last hearing, hindi. Kasi nung last hearing, kahapon ba yun? Hindi na siya umatin kasi abistado na siya So, nagtatago ngayon si Alice Guo, alin sa kanyang abogado, natatakot kasi may drone. Sa pinag-aralan namin kung ano yung drone. Yung mga government pala natin, hindi gumagamit ng drone mga sekreta ang ginagamit. Mga magbabalot, ganyan. Nagtitinda kunwari ng mga ganito, paikot-ikot lang yon, hindi gumagamit ng drone. So, natatakot si Guo kasi sindikato, baka ano yun siya na sindikato, no? Kasi baka may malakas na umahawak dyan makapangyarihan. So, baka natatakot na baka maano, kaya nagtatago ngayon, palipat-lipat siya ng ayon sa abogado niya, palipat-lipat doon ng lugar kasi natatakot ng security niya. So, yun. Wala na. So mamaya, mas maganda, makakuha tayo ng update mula sa PAOK. Nakakuha na nga po ng update ngayon sa PAOK at na-interview nga sila ng PAOK, tumawag yung PAOK At nagpaliwanag nga si Winston, Ma'am, noon pa man, until such time that I'm able to receive an official copy ng dactyloscopy examination, dactyloscopy na results niyang NBI, but nevertheless I have always been confident doon sa aming investigasyon that Guo Wangping and Alice Kiel Guo are one and the same, na itong si Guo Wangping ay nagkasala sa pagnanakaw ng identidad ng iba pang tao. I guess pag nakuha natin yung official report ng NBI, malalaglagan po ng kaso ito si Guo Wangping. At palalakasin ito. So, paano po ito makaka-apekto doon sa ginagawa sa inyong investigation, sir? Una, doon naman sa kasong sinampan na namin sa DOJ na qualified trafficking in person, hindi na ho kami magpapalit noon kasi ang nilagay ho namin doon, di ho ba, Alice Kiel Guo, also known as Guo Wangping. So, hindi na kami magpapalit ng pangalan doon sa complaint sheet. Wala kami dadagdag, wala kami ipapawal. As to anong implication nito, mas lalong mapapalakas nito yung aming ebidensya na talagang this person is very deceitful, fraudulent. Diba? So, ilang mga elemento ng iba pang mga krimen yan. So, mas napalakas niya ang kaso namin dahil dito sa ebidensya na kuha natin ngayon sa NBI. Fraudulent. Na tama yung mga news report. Kanina po na-mention nyo na pwedeng madagdagan ng kaso. Kaso, pa pong mga kasong pwedeng idagdag. What's next po? Naasahan po natin. Siyempre, ma'am, kung totoo nga yan na si Guo Wangping at saka si Alice Kiel Guo, the Bamban Mayor,
ay isang person na lang. Kagad. Automatic na. She can be charged for identity theft. Forgery. Perjury. Malaking problema din ho yun. Malaking problema. So, tandaan natin na siya ay naka-alerto na po. So, mahirapan po siyang lumabas ng Philippines ngayon. At saka wala akong tatanggap sa kanyang bayan ngayon. Tandaan natin ang China, wala silang dual citizenship. May thing na sinabi sa atin ng mga counterparts natin sa China na dahil sa pag-give up niya ng kanyang quote-unquote Chinese citizenship at pagkuha niya ng Philippine citizenship at Philippine passport, she has lost that right as a Chinese citizen. So, voting possibility itong si Go Wapping ay magiging stateless. Stateless. Wala po siyang bayang mapupuntahan. Paano natin i-deport kung walang tatanggap sa kanya? Well, ang concern, well, sinabi naman ni Sir Winston na parang paano lalabas, saka saan pupunta, if ever, kung aalisin dito sa bansa or papaalisin sa bansa ito. Pero, hindi nagpakita kahapon itong si Mayor, suspended Mayor Guo. Ano, patago-tago nga, inahunting siya ng mga, inahunting kasi siya ng mga, ng drone eh. Siya bin sa sindikato, hindi naman sa government, hindi gagamit ang drone ng government eh. So, pinag-aralan namin yun. So, yung gumagamit ng mga drone, ibig sabihin, parang sa sindikato yun. So, kaya siya nag-aalangan siya. Talagang itutumba na ito, tingin ko. Kasi, wala na eh. Kumbaga sa sindikato, sunog na yung identity niya eh. Wala na ito. Talagang susunugin na ito. Kaya, dapat ito, protective detention or ilagay na sa state witness to or ilagay siya sa, tawag doon yung para hindi ka maka safety sa ano ba tawag doon yung witness protection program. Dr. Winston, pero alam na ba kayo kung baka kasi alam pa ba ng otoridad yung kanyang whereabouts kahit hindi sa napagkikita. Medyo matagal na natin siyang nakikita. Yes, yes. Jovi, 24/7 po nating minamatigan si okay. Guwaping ng Sagayon ay masigurado natin hindi po siya makakalabas. Tandaan ang atin hong ikinasa sa kanya ay non-bailable. Non-bailable eh. Kami pinanigan ng mga panel of prosecutors at na-file ang information sa korte, ang kasunod na pong ilalabas noon ay warrant of arrest. Okay. Yun po, yung tanong pala sa sagot po kung saan siya mapupunta pag nawalan siya ng state, naging stateless siya. Meron palang sagot dun sa tanong ko. Netherlands. Kulungan. Kulungan. Ano? Okay. So, sinasabi po ninyo, sir, of course, identity theft, mabigat na kaso yan. Pero meron din po, kamusta na po yung plano ninyong pagsasampa ng kaso, yung tungkol naman doon sa kaugnayan itong si Go Wangping doon sa Porak. Kasi, di ba, hindi lumalabas na hindi lang pala Bamban, pati pala Porak, konektado. Yes. Sa totoo lang, araw, ang DOJ po natin, sa aming palagay ay meron na po silang sapat para mag-file po ng karagdagang. Bali, ang mangyayari dyan, ililink yun dun eh. So, kung link siya doon sa syndicate, pero tingin ko baka hindi na tumag, ewan ko lang kung sino mauna, kasi sindikato, alam ko malaki yung sindikato nila eh. Makapangyari yan eh. So, tignan natin. Pero ang pinaka-breaking news to, no? Narinig naman nyo na talagang kinumpirma na ng preliminary na NBI talagang Wapping at saka si Wapping at si Alice Go ay isa. So ewan natin kung ano sasabihin ngayon ng abogado nito. So sasabihin ng abogado niyan, kailangan pa namin ganun, di ba? Document na pinag-uusapan. Alam ba magsinungaling ang di ba? So yun lang po muna at maraming salamat. Kung hindi naman mabigat sa inyo, paki-like and share lang ito para makarating sa kinukulan. Salamat na marami and I love you all.